Hello everyone. Today I'm going to cook watan mee. Ayan, or kung tawagin ay mee basa. Ayan. So ayan na ang recado ko. At ito, chicken, bawang, carrots, yung sawi, ayan, green vegetable at dry na tofu. Ayan. Pero mas maganda sana guys kung merong fish cake or squid ball. Kaso walang nabili yung asawa ko. Wala daw tinda. So ito na lang ang gagawin ko. So ito yun siya guys. Painitin ko muna yung tawali ko. Nilagyan ko ng konting mantika para hindi dumikit. At dahil mainit na, lamit ko. Diba? Halo-haloin. Halo-halo lang guys, hanggang pa yung ano yung pansit ay luto. Luto na. Ayan. Medyo matagal nga lang guys. Yan guys, malapit na siya. Medyo ano na, brown-brown na rin yung gilid niya, parang na-toasted. Sangag-sangag lang hanggang sa maluto yung pansit. Huwag naman sunog. Mainit. Tingnan po guys kung luto na yun sa ano, sa loob niya. Mukhang okay na. Hindi na siya puti. So, it means luto na siya. Salin ko muna siya, guys. Kasi meron pang isa. Ginawa kong dalawang serving yung ano, isang kilo. Kasi, ayan, pag nagsiksikan sa kawali, baka hindi ko na mahalo. Tapos, itong isang batch na naman, yung pangalawa. Kanina, pinunasan ko na ng konti ng mantika to guys, para hindi dumikit. Hindi ko pa pala nasindihan. Ayan, another batch. Actually guys, may isa pang technique ito. Yung pakuluan yung mee, ng pansit. Pero hindi ko masyadong type yun. Kasi pag nilagay na yung sauce ng pansit, parang ano, ang tawag doon? Malabsa. Diba? Mas type ko ito yung ano, yung ganito. Dry yung mee niya. So, sangag ko muna siya guys. Medyo matrabaho nga lang guys. Kasi kailangan talagang anuhin mo. Isangag mo ng mabuti para luto talaga yung pansit. Sa pamamagitan ng pagkasangag niya, luto siya, diba? Makikita naman guys, pag luto na siya kasi yung pansit, ano, iba na yung kulay niya kanina, parang dilaw na dilaw. Ngayon, medyo puti na. Check natin kung luto na siya. Uy, luto na siya.
Okay na siya, guys. Parang yung ano, yung alam niyo yung crispy noodles ginagawa nila. Hindi nga lang mahaba yung pansit. Ayan, kasi naputok na siya. But it's okay. Pag kumain ka na, hindi mo na kailangan putong-putugin. Ayan. So, next. Lagay ko na siya sa lagayan. So, ayan na guys. Sige, gisa ko na yung kanyang sauce. Mamaya ko nilagay yung gulay niya para hindi ma-odor ko. Lutuin ko muna yung chicken. Yan. Asan yung... Siyempre, lagyan natin ng black pepper. Yan. Pakuluan muna guys. So ayan guys, kulong-kulo na siya. Baka nagtataka kayo bakit ang daming tubig, no? Kulang pa nga eh. Ayan. Tapos lagay ko na rin yung carrots. Ayan. Pakuluan po uli hanggang sa maluto yung carrots. Ilagay ko na rin ito. Ayan. Tapos ilagay ko na rin yung dahon. Ayan. Hinaan ko yung apoy niya guys para ano, hindi ma-overcook. So lagyan natin ng isang loob. Yan lang. Huwag masyadong kuruin.
dahan-dahan. Yan, wow. Siyempre, yung dahon, luto na yun. And then, lagyan ko siya ng cornstarch. Para yung sauce, yan, yung pinaka-sauce ng pansit mamaya ay a little bit sticky siya. Diba? Tingnan natin, guys. Lagay ko pa to. Ayan. Wow, looks beautiful. Ayan, guys. Medyo stick na siya. Okay na. Patayin ko na yung apoy niya. Tapos, isalin ko na sa mangkok na malaki. Okay na, guys. Mamaya ulit. So, yun. Dahil luto na, ilagay ko na rin yung dried tofu. Ayan. Isn't it nice? So, mamaya na lang ulit, guys. So, yan guys, ang magiging dinner namin ngayon. Ayan. At ang aming drinks.